Punta naman tayo sa mga bus ports. Okay, check natin ano ba yung nangyayari dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PTEX. Kasama po ang ating belated birthday boy, Gerard de la Peña, GDP. Magandang hapon. Magandang hapon at salamat sa pagbati, Lord, sa mga oras na ito. Sa ngayon ay hindi pa ganun karami ang tao dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Pero kung ikukumpara natin sa mga ordinaryong araw ay mas marami na ito. Sa estimate ng PTEX management, ang daily average volume dito ay nasa 90 to 100,000 persons, passengers. Pero sa ngayon ay umaabot na raw ito ng 120,000. In fact, Lord, noong Friday ay pumalo na ito sa 130,000 passengers. Medyo marami talaga noong Biyernes dahil ang dami ng mga nagsasamantala na nakapag-file na siguro ng leave para sa linggong ito at gustong mas mahaba yung kanilang pagstay sa probinsya o kung saan man sila pupunta. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang ganun talaga karaming volume, pero asahan na raw natin pagdating ng Miyerkules, eh posibleng pumalo ito sa 200,000 passengers yung sa isang buong maghapon lang dito sa PTEX. So sa ngayon, yung nakikita natin pumapasok, marami-rami na. Marami na rin tayong nakikitang may dalang mga malalaking maleta at ang hula natin itong mga ito ay papunta lahat sa Bicol. Lord. Oo. Okay, GDP, una, congrats sa hindi mo paggamit ng word na dagsa. Galing mo. Okay, ano ang inaasahan natin na araw na magpipeak ito? At meron bang mga special na mga biyahe pa south? Kasi normally, hindi natin na-associate ang PTEX sa mga Bicol trips, eh, di ba? Lord, inaasahan nating peak dito sa PTEX ay sa Miyerkules Santo, kung saan niya aabot ng 200,000 passengers yung pupunta dito. Pero alam mo, Lord, itong PTEX, mas associated siya sa mga biyahe papuntang Bicol. Although meron na rin mga Baguio trips dito. Kasi kung maaalala natin, yung mga Bicol trips ay galing dyan sa Araneta Bus Terminal. Ay, yes, yung dating Araneta Bus Terminal. At dito sila inilipat lahat, karamihan sa kanila. So, yung for the guidance din ng ating mga passengers. GDP, you've been there right from the start ng PTEX. Ito ba may nakita ka maganda yung pagka-maintain all through these years? Na parang, sabihin natin na, di ba may konsepto naman tayo dati kung ano ang bus terminal? Mm. At pag sinabi mong CR na may terminal ng bus, eh alam mong ammonia agad yung smell. Ito ba, na-maintain ba nila yung mga facilities? Pati yung mga restrooms, halimbawa, GDP? Lord, ang masasabi ko, ito ha, nakita ko itong PTEX simula nang ito ay hukay pa lang, ano? Ganun katagal na ako nag-cover ng transportation. At masasabi ko, this is very well maintained, a very well maintained facility. Yung mga CR ay malinis, hindi natin ma-associate dun sa mga dating alam natin na medyo mabahong CR, hindi maganda. Ang packaging talaga nitong PTEX is a bus port na mukhang airport. Mm-mm. Pero hindi yata natin masasabing airport ito dahil ang market nito ay hindi yung mga sosyalin na market na katulad ng nagpupunta sa airport. So dito, air-conditioned itong lugar para siyang mall pero may mga tiyanggi rin, Lord. Oo, sosyalin nga yung market mo. Iniipis naman at may mga surot. Wala rin. Diba? Okay, GDP, maraming salamat. Alright, yan po ating News 5 correspondent Gerard de la Peña reporting from the PTEX Terminal.